ang Jean D'Arc Multilateral Exercise. Ang pinagsamang puwersang militar ng Japan Self-Defense Force, French Armed Forces, Australian Defense Force at ng United States Armed Forces. Kinanap ang military exercise na ito noong 11 ng Mayo hanggang sa 16 na araw sa baybayin ng Kagoshima sa Japan. Makikita sa video ang malaking puwersa ng Allied Forces upang mainsayo ang pagtutulungan ng mga bansa sakaling sumiklab ang digmaan sa Indo-Pacific region. Kasali dito ang isa sa pinakamalalakas na barko ng bawat bansa, kagaya na lang ng JSEC ng Japan, na isang Yuga-class helicopter destroyer. USS New Orleans ng Amerika, isang amphibious transport dock. HMAS Parramatta ng Australia, na isang Anzac-class guided missile frigate. At ang FS Tonnerre ng France, na isang amphibious assault helicopter carrier. Sa kabuuan, ay mayroong 11 mga barkong pandigma at isang submarine, ngunit hindi na pinangalanan kung sinong bansa ang may-ari nito. Kasama din sa exercise ang mga V-22 Osprey ng US Marine Corps, Mitsubishi F-2 fighter jets, AH-64 Apache attack helicopters, mga Chinook heavy lift helicopters, at P-8 Poseidon surveillance aircraft. Sa laki ng pwersang ito, ay ano nga ba talaga ang layunin ng exercise na ito? Kung pagbabasihan lang ang official statement ng mga militar na kasali sa Jean D'Arc exercise, ay sinabi lamang nila na para lang ito sa pag-iensayo at pagpapalakas ng pagtutulungan ng mga kaibigang bansa. Ngunit may kabilang istorya sa exercise na ito, na kung saan may posibilidad na magkaroon ng gera sa Western Pacific. Ayon kay Rear Admiral Jean Matthew Ray, pinuno ng French forces sa Pacific, sinabi nito na nakapokus ang Jean D'Arc exercise upang bawiin ang isang isla. Ngunit hindi na nito sinabi kung anong isla o kung kaninong isla. Mapapansin din natin sa mga assets na pinadala ng bawat bansa ay halos lahat ay para sa isang amphibious assault operations. Sa article na pinublish ng Forbes, tinipon ang amphibious force ng 4 na bansa sa Southern Japan upang mag-ensayo sa pagsalakay sa isang isla ng hindi sinabing nasyon. Walang nasyon ang gustong magsabi kung sino ang kalaban, ngunit halata na rin naman na para ito sa China. At ang kunwaring isla na atakihin ng Allied Forces ay maaaring isang isla sa South China Sea o ang Senkaku Islands ng Japan kung sakaling makuha ito ng bansang China. Matagal nang pinag-aagawan ng China, Taiwan at Japan ang Senkaku Islands na kung saan ilang beses na rin nagkaharap ang mga barko ng bawat bansa. Makikita rin sa larawan na ito ang isang Chinese vessel na nagtangkang pumasok sa paligid ng Senkaku Islands, ngunit inipit ito ng 2 Japanese Coast Guard vessel. Ayon sa Japanese government, handa silang makipaggera sa ibang bansa upang maprotektahan lang ang Senkaku Islands. Sinasabing may potensyal na oil deposit sa ilalim, kaya ganito na lang kaimportante ang mga isla para sa mga bansang umaangkin. Hinding-hindi ikinatuwa ng China ang war games ng grupo, lalo na ang pagsali ng Australia sa military exercise sa Japan. Kung hindi ninyo alam kung bakit galit ang China sa Australia, ay dahil ito sa pagkansila ng Belt and Road Deal ng 2 bansa na kung saan bilyong-bilyong kontrata ang nawala sa China at naging malaking suntok sa ekonomiya nito. Nagsabi din ng Beijing na ang Australia ang una nilang titirahin kapag pinagpatuloy pa nito ang pananakot sa China. Sinabihan din ng China ang Australian military ng 2 weeks o napakahina upang maging karapat-dapat na kalaban nila. Nagbanta din ng China na dapat na gumawa ang Australia ng kanilang anti-missile defense system dahil sila ang unang titirahin ng missile. Hindi naman ito pinawalang bahala ng Australia. Umakyat ng 15% ang kanilang defense budget galing sa $38 billion at naging $45 billion na sa ngayong taon. Mas maliit pa rin ito kumpara sa defense budget ng China, ngunit may isa pang plano ang Australia.
Nagkagastos ang bansa ng aabot sa $270 billion o 13 trillion pesos para sa modernization program ng kanilang hukbong sandatahan. Ito ang sagot ng Australia sa agresibong pagbabanta ng China laban sa kanila. Samantalang sinabihan naman ng China ang ibang kasali sa Jindi Arc exercise na walang kwenta ang kanilang ginagawa at nagsasayang lang sila ng gasolina. Hindi rin ito banta sa kanila at walang kabuluhan. Hindi rin daw sila takot sa military exercise ng Allied Forces at walang epekto sa kanila. Ngunit ang naging pahayag na ito ng China ay mukhang kasalungat ng kanilang ginawa. Ilang oras lang matapos ang military exercise ay nagpadala ang Chinese Navy ng 3 warship malapit sa mga isla ng Japan. Ito ang Type 052D destroyer na Nanjing, Type 054A frigate na Yangzhou, at ang Type 0903A supply ship na Gaoyuhu. May palusot naman ng China para dito. Isa lang daw itong routine assembly at hindi bilang isang tugon ng bansa sa military exercise ng kabilang grupo. Papunta daw ang kanilang mga warship sa Gulf of Aden upang magpatrolya laban sa mga pirata malapit sa Somalia. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli!